Magandang araw ko bola. Sa video po na ito, may pag-uusapan po ulit tayo na trade rumor at very interesting po ito, kabola. Kasi according to our source, this Twitter page po na PBA on the go, this is a 5-team trade. Now again po, ang ginagawa lang po natin dito, this is just for entertainment. Chine-check lang natin itong napopost po na mga trade rumors po, binavalidate natin, tinitignan natin kung logical ba siyang mangyari, logical ba siya na nagkakaroon po ng trade discussions po ngayon. Although of course, we recognize that there's a possibility na may discussion nga pero hindi po mangyayari. So sa mga hindi po nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So it all started with this post, 5-team, 10-man trade coming soon. So 5-team ba naman? So napakadami po agad naging interesado about this, and the page revealed ng biggest name involved is of course Gio Halalon and Bo Belga, basically the two players po with the most number of rumors po in the past few months, di ba? Nagsimula po ito nung si Halalon po is that nagkaroon po ng issue with his wife, di ba? And then Belga of course mas matagal na kasi nga alos taon na eh, di ba? Na narurumor po siya asking for a trade or the possibility po of a trade from the management. Now in this third post po of this page, he said that mahaba ba daw po yung pag-uusap, pero in his opinion daw he wants that to push through kasi medyo toxic na daw yung situation po ni Belga sa Reno Shine. Although with the post naman ni Sir Snow Badua last time, we found out that Belga is more than willing po to prove himself again for a new contract. And again, that is a good attitude para sa akin po from Bo Belga. Now, who are the teams involved? Nireveal na rin po ng page. It is Magnolia, Ginebra, Phoenix, Alaska, and Rain or Shine. Now, dito pa lang medyo nag-alanganin na ako na talagang totoo itong trade rumor po na ito kasi is it quite amazing that Magnolia and Ginebra are making a trade po together without one of their farm teams na Terra Firma or Northport, di ba? Parang napaka-imposible ng isipin that they will be part of a more than 3-team trade without those two. And ang mga ka-trade nila is puro mga independent teams. Yung tatlong independent teams po ng PBA, di ba? So parang dito talaga questionable na siya sa akin. Now the next post po, so with the arrival of Calvin, Magnolia is willing to separate ways na with Rome De La Rosa. So this one is interesting. So Rome De La Rosa is of course utilized po as a stopper po by Magnolia, and I actually saw good improvement po from the game of Rome De La Rosa. Kumbaga in the PBA bubble, mas nakita na natin siyang inahandle yung bola, inaatake yung basket, and of course tumitira po ng tres. And then, of course, kasama daw ang Ginebra at ang napost niya is, di kaya parang lugi na naman ang Ginebra dito? Wait, is this implying irony? Kung saan mananalo na naman po ang Ginebra trade dito, di ba? Kasi in their past few trades, or halos lahat ata ng trade po ng Ginebra, in the last decade, panalo sila, di ba? The Pringle trade, Stan Heidinger trade, lahat yon, panalo po sila. And then, about Alaska naman, Gregorio and Hendon will be part daw of the trade kasi nagbabawas daw po ng fill itong Alaska Aces, which I think could be true kasi they just signed a rookie to his fill Alex Tuckton. So, there's a possibility that they may need to trade one fill if I'm not mistaken kasi without Alex Tuckton on, nasa max na sila eh. So, even if this trade will not push through, I still expect Alaska siguro to make a trade kung talagang more than the maximum numbers na po sila ngayon ng Phil-Am. Then, bad news happened, sabi niya dito. Atras abante daw si Alaska. So, matuloy pa kaya itong trade serya na ito. So, ano, makikita mo, in the span of 2 days, napakadami na nangyari dito sa discussion. Parang, I do not think it happens that fast. Especially, it's a 5-team trade, diba? So, again, putting more questions po dito sa pinag-uusapan nga po natin 5-team trade. And then here build po the number of players involved. Phoenix daw mababawasan ng 2, madadagdagan ng 1, Magnolia 2,
Dadagdagan ng 3, Rhine or Shine, mababawasan ng 2, madadagdagan ng 4. Ginebra, mababawasan ng 2, dadagdagan ng 1. Alaska, mababawasan ng 2, madadagdagan po ng 1. And just by the numbers alone, we can already decipher kung mangyayari ba ito or nangyayari ba itong discussions po na ito. See, just looking at Rhine or Shine, they are bound to add 2 more players. And looking po at the number of players po nila ngayon, they already at 18, although they do have 2 load draftees in Mokon and Hargamino dito sa listahan po dito. So may, yeah, they may add 2 more. They may add 2 more. So okay lang yung counting. And then the next post, he implied po that Chiyo Halalon is bound po for Alaska Aces. And for this one, it's possible. Pero thinking about it, talaga magugustuhin siya ng Alaska knowing that they undergo a lot of troubles po nung nasa kanila si Calvin Abeba, di ba? And Calvin Abeba also have issues with his wife. Hindi lang naman po nung nasa Phoenix siya yun eh. Pati nung nasa Alaska na siya, may mga issues na siya with his wife. So now, it's being iterated that Halalon will go to Alaska. Parang kung ako sa Alaska, kumbaga nagkaroon sila ng trauma with the situation of Abueva, parang mahirap paniwalaan that they will target po again Agio Halalon. And then this revealed po in the next one na mukhang hindi na nga daw po matutuloy itong trade kasi nag-atras Abante na nga daw po itong Alaska Aces. And I'm not really shocked kasi with the following clues pa lang po na binigay, makikita natin dito para mangyayari po ng trade is Gio Halalon going to Alaska in exchange po for Robbie Herndon and itong si Mike De Gregorio. And if that is the trade, I do not think that is a good one for Alaska. First, yes, they do need a very good point guard and Halalon will be a very good point guard for them. Pero still, malayo pong mas kailangan or mas mahirap maghanap po ng isang Herndon kumpara kay Halalon. Kasi Herndon is a forward, can defend multiple positions, small forwards, the power forwards, and even the small centers. Malakas to ha? Malakas to si Herndon. Pag sinubaybayan nyo po yung Alaska, during the PBA bubble, malamang napansin nyo yan. Malakas siya, especially defensively. Kaya niya i-handle kahit mga small bigs. Of course, not the Giants, di ba? And then, idagdag mo pa si De Gregorio, and De Gregorio is one of the elite shooters po in the PBA. And mind you, it's not that easy po to find an elite shooter like De Gregorio ha. Hindi po to parang NBA na talagang napakadami na pong elite shooters. Dito po sa PBA, although napakarami pong tumitira po ng threes, of course, yung pag nitignan mo po yung mga elite shooters, yung mga nag-shoot po talaga ng 40% and above, and with above average po na volume, kukonti lang sila. So, for me, Alaska giving up these two quality players for Halalon, who is playing a position with the most supply in the Philippines, I do not think that is a wise decision for them. So, kung aatras sila dito, it is well understood. And again, nakita naman natin from the very start, ano? Medyo questionable ito. Kung talagang ganito po yung magiging takbo, or talagang, kung talagang totoo po itong 5-team trade nga po na ito, kasi nga, talagang malaking question mark sa akin, hindi pagka-involve po ng mga farm teams po ng San Miguel Corporation. Pero one thing that I will be happy if this happens is that yun din. Yung nag-trade ang Ginebra without a farm team, that's para sa akin improvement in a way, diba? So ikaw mga bawal, ano sa palagay mo? May mangyayari bang 5-team trade? Comment lang po sa baba.